siya po ay namatay sa kalagayang laman, hindi po sa kalagayang espiritu. Kahit kailan ang Diyos di mamamatay. Si Jason Solis. Ang sabi niya, asan ang pagka-Diyos ni Jesus noong namatay po siya? Namatay din po pa ang pagka-Diyos ni Jesus noong namatay siya at inilibing? Ayan. Eh mga kapatid, hindi naman namamatay ang Diyos. Ano? Ang tingin ko naman, naniniwala ka na si Kristo ay Diyos. Yun lang ang concern mo, eh nasaan yung kanyang pagka-Diyos nang siya ay namatay? Ayan, naalala ko, gagamitin ko huli yung paliwanag ni Pastor Gideon Durante, isang retired professor sa UP, matagal na nagturo sa biblical languages, marami pong mga pastor na naging estudyante niya, ay tanda-tanda ko sapagkat ito po, para sa mas detalyadong sagot, kapatid na Jason, puntahan po ninyo yung Biblical Exegesis with Pastor Gideon Durante, na ang question ay nasaan ang pagka-Diyos ni Kristo nung siya ay namatay. Ayan, pag tinight, nasaan ang pagka-Diyos ni Kristo nung siya ay mamatay? Ayon, mahabang nga talakayan yon. Kaya magbibigay lang po kami para hindi naman po kayo mabitin, ika nga. Ay, gagamitin ko rin mismo yung mga ginamit na verse ni Pastor Gideon at bako ko ibigay sa aking mga kasamahan. Dahil dalawa lang po naman itong aking ibibigay na talata. Una, basahin po muna natin sa Tagalog, yung unang Juan 5.11, sabi po kasi rito, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So dito, mayroong tinatawag na buhay na walang hanggan. Buhay na walang kamatayan. Walang hanggang buhay. Yung Greek word po nito, dito sa Revised Standard Version kasi, ang pagkasalin ay ganito. And this is the testimony that God gave us eternal life. Yung Greek word po niyan ay zoe. And this life, or yung zoe, is in His Son. Yung eternal life, yung buhay na hindi namamatay, ay naroon sa kanyang anak. Sa ating Panginoon, pagkatay na ng palataya sa Panginoong Yesus, meron buhay na walang hanggan na nasa kanya. So, paano ngayon nangyari na itong may buhay na walang hanggan ay namatay din? So, papasok tayo doon ngayon sa dual nature ng ating Panginoon. Kasi itong eternal life, ang Greek niya ay zoe. Ibig sabihin, walang kamatayan ito. Naroon ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung dual nature ng ating Panginoon, isang nature na namamatay, isang nature na hindi namamatay. Ang kanyang pagka-Diyos, yung buhay nun, hindi namamatay. Zoe. Zoe. Samantalang, doon sa Juan 10:17, sabi, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. So, merong buhay na ibinigay. Ito yung ibinigay, yung inoffer niya na namatay siya. Yung kanyang pagiging tao, yung nature niya. Soke naman ang Greek niyan. Soke. So, sabi nga ni Pastor Gideon Durante, hindi mo makikita ito sa English at Tagalog lang. Punta ka sa Greek, makikita mo yung dalawang buhay na nasa Panginoon. Isang zoe, isang zoke. Ayan, yung zoke na yan, mga kapatid, eh, ito yung buhay na inoffer niya, namatay siya. Ito yung katawan ng tao, katawang laman, or pagkakatawan tao ng ating Panginoon. Kasi, sabi nga doon sa 9, di ba, ng Hebreo, 16, 17, tas 22, eh walang kabuluhan kung hindi mamamatay yung nagbigay ng yung gumawa ng tipan. So, kailangan niyang mamatay. Kaya kumamit siya ng katawang namamatay, o yung katawang may kamatayan. Kamatayan. Ayun, yun yung soke. Yun ang namatay. Kaya nung namatay yung soke, yung zoe, ay nananatiling buhay. Yun yung. Kaya nga sabi rito may karapatan siyang magbigay. Yung binigay niya, yung soke. Yung para ko ganun yung muli. Kasi hindi naman talaga namatay yung kanyang pagiging zoe, yung buhay niya ng pagiging Diyos. So ganun lang po siya
kasimple. Ano, yung Revised Standard, "For this reason, the Father loves me because I laid on my life that I may take it again." Soke. Yan, yun, soke po. Yan yung ibig pong sabihin po dito. So, yun yung kaya nga mayroon akong segment dahil nga mayroon bakanting time na hindi ko kasama si Brother Richard, si Evangelist Richard Dizon. So, doon, isinisingit ko po yung tinatawag na biblical exegesis at yung pag, ano, yung medyo pag-study, yung nang medyo lalim lang ng konti, dig deeper, ika nga na ano, na-study po natin. Okay, so yun po ang ating masasagot po doon kay Jason Solis. Kasi malilito ka, maliban hindi mo tanggapin na si Kristo ay may dual nature, ay mahirapan ka talaga. Dahil paano nga naman, ditong sa Tanata, may kapangyarihan siyang magbigay, may kapangyarihan din siyang kuning muli. Paano siyang kukuning muli? Ipatay na nga siya. Ayun po. Kaya din natin maintindihan, malibang malaintindihan natin yung dual nature ng ating Panginoon. Ah. Okay. Oh. Ay makikita po natin na yung buhay nga ng ating Jesucristo, sabi, namatay siya, namatay din ba ang pagka-Diyos? Brother Johnson, ay hindi po natin tinatanggap na ang Diyos namamatay. Oh. Wala pong kamatayan ang Diyos. Kung ating natitingnan, Brother Johnson, basahin nga po natin sa unang Timoteo 6:16. Pero bago po yun, sige po, simulan muna sa 15. Okay po ba? 6:15. Sa Timoteo 6:15 hanggang 16. Sige ayan po. Na sa kanyang kapanahunan ay ipinahayag o ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino magtao o makikita sa subakan niya, nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ayan. So sabi dyan, yan yung walang kamatayan, hari ng mga hari. Brother Johnson, iba? Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya natin titingnan, sino ba yan? Sino ba yan? Oh, sa 19 ng Apokalipsis, Brother Johnson, okay, simulan nga po natin sa 12. Pwede po ba? Kapitulo? 19 ng Apokalipsis. Hmm. Oh, simulan natin sa 12 hanggang 16. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema at siya ay may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya ay nararamta ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Mm. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa at kanyang pagharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So this is Saiz. At siya'y mayroong isang pangalan na kasulat sa kanyang damit, sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Oh. So nakita po natin, tinawag siyang siya yung berbo ng Diyos, Brother Johnson. Tinawag din siya diyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya yung nasa unang Timoteo na binasa mo kanina, Brother Johnson, 15 hanggang 16, na tinatawag siyang walang kamatayan. Oh, Diyos at kaysa isang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala namang pagdududa, Brother Johnson, na yung binabanggit diyan, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay walang iba kundi ang ating Jesucristo. At sinabanggit mo doon sa unang talata na siya tinawag na ang berbo ng Diyos. Eh, sa mga hindi naniniwala sa doctrine ng Trinity, Brother Johnson, hindi pwedeng ang ama ang berbo.
Oh. At sinabi doon, na ano po, siya yung Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari, at sinabi nga po dito sa binasa natin sa 1 Timoteo 6:16, na siya ano po, siya lang walang kamatayan. Kaya, yung sinabi mo kanina, magkakaroon talaga ng dilema kung hindi mo tatanggapin yung tinatawag na dual nature ng ating Panginoon. Oh? Mm. Kasi sinabi diyan, walang kamatayan, pero bakit pagdating naman doon sa ano, pagdating naman doon sa unang, doon sa Apokalipsis 1:17-18, sinabi niya, na bagamat siya yung una at huli, pero sinabi niya, namatay siya at nabuhay at ngayon nabubuhay magpakailan noon, Brother Johnson. Mm. Oh. So kinakailangan nating unawain pa kung ano yung sinasabi ng ibang mga talata sa Biblia. O, eh kaya nga, ang ating Jesucristo ay ano? Ang ating Jesucristo, bagamat siya ay Diyos, bakit siya namatay? Kasi kumuha siya ng kalagayang tao, Brother Johnson. Mm-hmm. Nagkatawang tao nga po siya. Yeah. At yung katawang taong yun, ang siyang namatay. Pero yung pagka-Diyos katulad ng sinabi mo, yung soe, yung buhay na yun, walang hanggan, ay hindi yung kailanman, ano po, hindi man yun kailanman namatay, Brother Johnson. At yun nga pong ano, yun nga pong nasa Pilipos 2:6, atin pong babasahin na bagamat siya ay nasaan yung Diyos, nasa ibang translation ay dinirekta na talaga na siya ay tunay na Diyos, Christ was truly God, Brother Johnson, mm-hmm. Eh, yung nakalagay dun sa Greek na hoparkon, ay continuous eh, Brother Johnson eh. Continuous. Ano yung continuous dun na naman? Ano yung nagpapatuloy? Yung kanyang form o yung morphe, Brother Johnson, anyo. Sa Greek ay morphe, na ano yung anyo na yun? Theos, ibig sabihin, nandun yung essence, nandun yung kalagayan, nandun yung likas na kadyusan ng ating Jesucristo, Brother Johnson, na nagpapatuloy, dahil doon sa salitang hoparko, yung being sa English, who being in the form of God. Sa Greek po yun ay hoparko. At continuous na naman, Brother Johnson, ang existence nun. Alin yung continuous na nag-i-exist? Yung kanyang ano? Being, yung kanyang morphe, ano yung morphe niya? Teo, o yung kanyang kalikasan ng pagka-Diyos, tuloy-tuloy yung Brother Johnson. Kahit na nung siya po'y ano po, nagtaglay ng katawang tao, ay tuloy-tuloy at hindi naputol kailanman, hindi na mahinga ang kanyang pagka-Diyos, Brother Johnson. So diyan makita natin na kung yung tanong, saan napunta ang pagka-Diyos ng ating Jesucristo o namatay din ba ang pagka-Diyos ng ating Jesucristo nung namatay siya? Ay hindi po. Kasi wala pong ano po, wala pong kamatayan, walang Diyos na namamatay. Pero yun nga, dahil sa binanggit na rin ni Brother Johnson, at kaya nga natin napapatunayan na ang ating Panginoon Jesucristo yung Diyos na nagbigay ng 10 utos, Brother Johnson, eh kasi ang sabi nga doon sa Deuteronomy 5:2 na ang ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Tama po ba, Brother Johnson? Nandun yun eh. Sure tayo ba? Tama. Oh, at kung sino yung nakipagtipan, sabi nga po dito sa Hebreo 9:17 patuloy, na kung sino yung nakipagtipan ay kinakailangan ang kamatayan nung nakipagtipan. Kasi kung hindi mamamatay ang nakipagtipan, hindi dito kailangan ng proxy ha, mga giliw na kapatid, Brother Johnson, Evangelist Dizon, hindi dito kailangan ng proxy. Maliwanag hindi yung kasal na may proxy-proxy. Oo, maliwanag dito na kung sino yung ano, kung sino yung nakipagtipan, siya ang dapat mamatay. Kasi hanggat nabubuhay yung ano po, yung nakipagtipan o gumawa ng tipan ay walang ano, walang kabuluhan alin ang tipan. Ha, Brother Johnson, Evangelist Dizon. Kaya, paano mangyayari ang Diyos walang kamatayan? O kaya nga, nagkatawang tao. Sino po yung nagkatawang tao? Ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi na po siya magkakatawang tao kung dati na siyang tao. Tandaan niyo po yun, ano po? Ang nagkatawang tao siya para matugunan alin po yung kahilingan ng tipan. Na kung sino yung nakipagtipan ay kinakailangan ang kamatayan. Kaya dyan po, mga kaibigan at mga kapatid, sana ay kahit papano naliwanagan tayo kung bakit kahit namatay ang ating Jesucristo ay naniniwala tayo na hindi po nawala, hindi tumigil ang kanyang pagka-Diyos kasi hindi naman ang pagka-Diyos ng ating Jesucristo ang nakaranas ng kamatayan kundi ang kanyang kalagayang tao. Brother Johnson, Evangelist Dizon, back to you. 2 Korinto 5:16-17, napakaganda yung pagpaliwanag ni Brother Richard. Magdagdag lang po ako ng konti tungkol sa bagay pong ito, which is napakaganda po. Alamin po ninyo na si Kristo Jesus po ay hindi po siya tao.
Kaya nga po siya ay nagkatawang tao. At nung naging tao na, hindi na siya Diyos, kundi siya ay tao. Yung kanyang ang kalagayan ng kanyang pagiging tao o laman, yun po ang namamatay. Hindi po yung kanyang kalagayan bilang Diyos. Basahin po natin kung ano pong pagkakilala ng mga alagad o ng mga apostoles sa 2 Korinto Kapitulo 5, 16 at 17. Ito ang pagkasabi. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Jesus ayon sa laman. Ngunit sa ngayon hindi namin nakikilala siyang gayon. Mm-hmm. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So dito po natin makita, mga kaibigan, na kinilala nilang Panginoon Kristo, lalo tigit sabi natin dito sa lupa, ayon sa laman. Eh no? Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit hindi na po gayon ang kanya pong pagkakilala sapagkat si Kristo nga naman ay hari din ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya po ay namatay sa kalagayang laman, hindi po sa kalagayang espiritu. Oh Diyos. Oh. Alam naman natin na siya po ay patay sa laman pero buhay siya sa espiritu. Sang-ayon sa sinabi ng Apostol Pedro. Brother Johnson, bagamat pabalik-balik na itong talatang ito, pwede bang ating basahin sandali? Mabilis mo lang namang makuha siguro dyan. Ono 8 ng Apokalipsis, yung bang sinabi doon na sa yung makapangyarihan sa lahat? Opo. O makapangyarihan? Pakinggan po nyo ng maigi, mahal kong mga kapatid, lalo tigit po yung pong taong nagtatanong, kaibigan, kapatid, tandaan nyo po ha, ang Diyos ay hindi po pwedeng mamatay. Para ka bang nanuntok sa hangin, paano mo tamaan yan? Okay? Kaya nga ginawa ng Diyos, nagkatawang tao. At nung naging tao, pwedeng tuliin, pwedeng saktan, magutom, tuksuhin, mamatay. Ganon po talaga ang kalagayan. Same as us. Ano? Pakibasa daw, Brother Johnson. Ito po ang nakasulat sa 1:8. Ako, ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Pansinin niyo po yung makapangyarihan sa lahat. Sa 2 talatang 8 naman, anong nangyari diyan sa Alpha at Omega? Na alam naman natin na yan po ay si Panginoong Jesucristo ang tinutukoy po diyan. Tingnan niyo po kung anong nangyari sa Alpha at Omega. Pakibasa, Brother Johnson. Kapitulo 2. Ano po? Yes. 2:8 ng Revelation. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling darating, nabuhay. Nabuhay. Hmm. Pinakauling talata na lang, 21 verse 6, Revelation din. So dito mga kapatid, mga kaibigan, atin pong mabasa sa Biblia, napakalina po na sinasabi po diyan na yung Alpha and Omega, yung namatay, ngunit muling na buhay. Okay. Sabi po ng 1 talatang 8, siya po'y makapangyarihan sa lahat. Ang pagpapaliwanag dito po ako magpo-closing na sa 21:6-7 ng Apokalipsis, ito po ang pagkasabi. Sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimulat ang wakas, ang nauuhaw ay aking painumin, walang bayad sa bukal ng tubig na buhay. Siete? Ang magtagumpay ay magmamana ng bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Yung magbigay po sa inyo ng tubig at ikaw na po ay hindi na mauuhaw, yun pong dapat mong kilala ng Diyos na namatay ngunit nabuhay. Siya po'y namatay sa pagiging tao, hindi po siya patay sa espiritual o espiritu niyang kalagayan. Siya po ang nagsabi na siya ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po talaga ninyo matanggap at hindi rin po ninyo maintindihan kahit kailan, tumanda na lang po kayo at mga matay tayong lahat kung hindi nyo tanggapin na si Kristong Diyos nagkatawang tao at ang kanyang pagkamatay hindi sa kalagayang Diyos kundi sa kalagayang tao. Palibasay tao, namamatay. Namamatay ba ang kanyang kadyusan? Hindi po. Kahit kailan ang Diyos di mamamatay. Pero magawa ng Diyos na magkatawang tao. At nung naging tao, tao na nga at namamatay. Ang namatay, kalagayang tao, huwag niyo pong problemahin ang kalagayang Diyos kasi hindi naman siya Diyos na nagkatawang Diyos, kundi nagkatawang tao. Salamat po.
Ayan. Okay.